Siguro naman, napatunayan na namin mga taga-Maynila na ang Maynila at Tondo, Santa Cruz ay baluarte ng mga Marcos. Totoong si Isko Moreno ang mayor, pero ang tunay na mahal ng mga Manileño ay ang mga Marcos. Although may mga nagmamahal din naman kay Isko Moreno sa Maynila, pero yun talaga, mas marami po ang nagmamahal kay Bongbong Marcos dahil sa mga nagawa ng kanyang mga magulang. At yung totoo talaga, tayong mga Pilipino ay likas na mapagtanaw ng utang na loob. At kami mga taga-Maynila ay nakapagdesisyon na yung utang na loob namin sa pamilya Marcos ay ipagkakaloob namin kay Bongbong Marcos. Alam niyo po ba na ang mag-asawang Marcos lamang po, si First Lady at si President Marcos lamang po ang tanging presidente na naramdaman talaga ng mga taga-Manila ang presensya nila. Hindi lamang yung tulong, yung ayuda, yung mga bigay, mismong silang mag-asawa. Alam niyo po ba na si Apo Lacay ay palakad-lakad lamang noon sa Maynila at si First Lady Imelda Marcos kachismisan lamang po siya ng aming mga magulang kahit na siya po ay First Lady ng bansang Pilipinas. Kaya sa totoo lang, sobrang dami po ng mga Marcos loyalists sa Maynila. Meron nga akong narinig na kwento, may nagsabing matanda na pwede na siyang mamatay kasi nakita niya na si Bongbong Marcos. Yung iba naman sinasabi na kaya hindi ako namamatay kasi kailangan ko pang makitang makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Ganoon po katindi ang suporta ng mga loyalista sa mga Marcos. Kaya nga ako, kahit na ako ay 43 pa lamang, o malapit na mag-44, grabe yung pagmamahal ko sa mga Marcos kasi yun ang nakita ko sa aking mga magulang at sa aking mga lolo. At nagpapasalamat ako na bilang taga-Maynila, yung pinakita ng mga taga-Maynilang suportas kay BBM, grabe, worth it. At parang alam mo yon, parang ang pakiramdam ko is mission accomplished. Kasi feeling ko na ibalik talaga sa mga Marcos ang Maynila. Ngayon pa oh. So ayan, maraming salamat sa mga taga-Tondo. Hindi pa po yan lahat ng Maynila ah. Hindi pa po yan kompleto. Tondo pa lang po yan. Wala pang Santa Cruz. Hindi pa yung lugar namin, yung area namin, hindi pa nakasama dyan. So muli, proud na proud batang Tondo talaga ako. No, Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos pa rin. So babangon tayo at tayo ay sama-sama. Ayan ang ebidensya. Salamat! Shout out Brownie. Natawa ko sa comment mo, no? Actually, alam mo, marami talaga nagkatanong sa akin mula kanina umaga, pagising ko pa lang. Talagang concern na nila yung, Mami Peng, ba't ganun? Bakit dun sa Tondo? Walang sumigaw ng magnanakaw. Dun sa Caloocan po kasi, nandun ako nung nag-proclamation na rally si BBM. May mga yung nag-never again, may mga dalang mga tarpaulin at never again. Pero hindi rin sila umubra. Kasi po, yung mga kabataan at yung mga supporters ni BBM, nilabanan po sila, nag-BBM sila. So, natawa ko kasi maraming nagsabi sa akin yan, Mami Peng, bakit sa Tondo walang sumigaw ng magnanakaw? Sa dami po nung supporters na naglabasan, no, yung mga Marcos loyalists, as in talaga eh, talagang naglabasan eh. Yung dami na yon kapag may sumigaw dun ng magnanakaw si Bongbong Marcos, eto po ah, ay, wait lang. Kaming mga taga-Tondo, ito po yung aming character. Ayan, shout out sa mga batang Tondo dyan. Ito po. Kaming mga taga-Tondo, mabait po kami. As in, maniwala kayo sa hindi, mabait po kaming mga taga-Tondo. Kapag kaming mga taga-Tondo ay kinaibigan mo at seryoso ka, tapat ka, maayos kang kaibigan, talagang grabe, ite-treasure ka namin na kaibigan. Pero, kaming mga taga-Tondo, masama po kaming kaaway. Kapag kami ang nakaaway, ay talaga walang urungan, no? Sabi nga, ang mga taga-Tondo, atapang atao, di ba? So, kung may sumigaw doong magnanakaw, yung init ng pagtanggap kay Bongbong Marcos, malamang
Yung nangyari nung EDSA Revolution, naranasan niya lahat nung araw na yon. Yung galit ng mga tao, no, yung talagang pagsusumidhi ng puso nila nung mga nandoon na nanabik sa mga Marcos, malamang ko iginanti lahat ng nagawa sa Marcos, lahat ng EDSA Revolution, yung PCGG na pinagbintangan ng magnanakaw ang mga Marcos, lahat ng ginawa ng pang-aapi sa mga Marcos, malamang ko inabot nung sisigaw ng magnanakaw sa Tondo. So yun po, tandaan nyo po ang mga taga-Tondo. Mabuting tao po yan. Totoo, siga, pero mabuting tao. Sa amin sa Tondo, lahat kami magkakamag-anak. No, lahat may galang, may respeto. Yun nga lang, ang mga taga-Tondo, masamang kaaway. Kita mo nga, kahit si Yorme, hindi nila pinalampas, no? Nagpakita ng suporta kay BBM. Yan ang mga taga-Tondo, buo ang loob. May mga umiikot sa Facebook at mga, alam mo yun, nagko-convince sila na switch to school daw. May mga ganyan. At ako mismo naka-experience, ano. And, ayun nga, sinasabi nila palagi sa akin na taga-Batang Maynila ako, taga-Tondo, taga-Santa Cruz. Bakit daw hindi si Isko? Eh, si Isko daw, eh, naggawa ng condominium sa Maynila at yung mga pabahay ni Isko. Alam nyo, yung pabahay po ni Isko Moreno, huwag nyong ipagmalaki sa amin yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pabahay po ni Isko Moreno ay mangungupahan ka lang po. Hindi po yun magiging sayo. Kapag umalis ka, yung mga inupa mo ay ibabalik daw sayo. Tapos, iaawas lang yung mga nasira. So, ibig sabihin, yung bahay na pinapagawa ni Isko, yung mga condominium, ay hindi po yan tugon. No, sa pangarap ng mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay, habang buhay lang po sila mangungupahan, iba pa rin po yung magkaroon ka ng sarili mong tahanan kahit na galing sa tulong ng gobyerno, tapos sinulugilugan mo sa maliit na halaga, mas okay pa rin po. Kung tutuusin nga, yung 2-5, malaking halaga po yun para sa mga mahihirap kasi may ilaw pa, may tubig pa, pagkain pa nila, so hindi po nila kayang i-budget yung mga ganong bagay. Pero anyway, yun nga. So, ang gusto ko po sa mga taga-Maynila, no? Maging katulad ko na magkaroon ng sariling bahay at lupa. No? Gusto ko makita yung mga kababata ko. Ang dami ko pang kababata sa squatter area na hanggang ngayon ay nandun pa din. Gusto ko rin makita na magtagumpay sila at tulungan ng gobyerno. No? Na matulungan ng gobyerno na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Isipin po natin ha, hindi lang po bahay at lupa o tirahan ang gastusin ng mga taga-Maynila. Yung upa sa bahay, ilaw, tubig, pagkain, eskwelahan, marami pong gastusin. So yung 2-5 po, monthly, mabigat po yun para sa mga taga-Maynila. Eh karamihan po ng mga trabaho dyan, mga takatak, mga yung color ng jeep, yung mga sumisigaw ng kya po, sorry, yung mga ganyan. So, mahihirapan po sila na maghulog ng 2-5. Lalo't na kung marami po silang anak. Sa Maynila po, ang family planning is may baby, may isang taon, dalawang taon, tatlong taon, apat na taon. Ganun po yung sistema ng pamilya dun. At kailangan po nila yung bliss. Katulad ng bliss talaga. Yun po ang aahon sa mga pangarap na pabahay ng mga taga-Maynila. Kaya hindi po talaga ako si Isko. Shoutout dito kay Big Kuya, no? Sabi ni Big Kuya, may rent-to-own ba sa Maynila na 2-5? Pwede send mo details, kukuha ako ng property. Alam mo Kuya, kung maghahanap ka ng rent-to-own sa mga private na condominium, like doon sa mga San Jose building o builders, wala kang makikita. Pero si Isko Moreno po ay gobyerno. Hindi po sa kanya yung mga paupahan. Yun po ay pag-aari ng mga taga-Maynila. No? So, ibig sabihin, dapat yung mindset talaga ni Isko is makatulong sa mga walang bahay na taga-Maynila. Magkaroon ng sariling bahay na pwedeng ipagmalaki. Hindi po paupahan. Hindi po kay Isko yung condominium sa gobyerno po ng Maynila na pagmamayari ng mga taga-Manila. So, ibig sabihin,
Yung 2-5 po na paupahan isko, wag mong hanapin na gusto mo maghanap ka sa mga private na may-ari ng lupa, ng mga private ng mga property na magpaparent noon ng 2-5. Hindi, kaya nga may gobyerno eh. Diba? Kaya nga tayo nagpapasahod ng mga mayor, ng mga gobernador, ng presidente, ng vice president, pinapasahod natin sila para tulungan po yung ating mga kababayan na mahirap, na totoong maiahon sa hirap. Hindi po habang buhay paghulugin, papaupahin lang. Imaginin mo kung si Isko ang maging mayor natin at lahat ng proyektong pabahay, paupahan lang. Kamusta na ang mga mahihirap? So, ibig sabihin, same kayo ng mindset ni Isko at mas matindi ka pa. Kasi ganyan ang katwiran ninyo. So, wala kayong pinakaiba doon sa mga mata pobreng taga-ibang panig. Kasi, ang mahirap, mahirap. No? Kuya, wag kami. Kuya, wag. No? Shoutout ulit, ano, Big Kuya. Sabi ni Big Kuya, naku, Marites, gawa-gawa ka ng content para masiraan si Isko. Di ka lang nabigyan ng bahay ni Yorme, dami mo ng kuda. Ugali nga naman ng tutut. So, ibig sabihin, yung pabahay ni Yorme, may mga pinipili din. So, pwede kang ma-reject at pwede kang ma-approve. No? So, for your information, alam mo, Big Kuya, meron din nag-comment sa akin yan sa Facebook. Sabi niya ganito, si Isko Moreno daw ay dating basorero. Nagsikap, pinag-aral ang sarili, ngayon daw ay mayor na. Hindi daw ba ako hanga kay Isko Moreno? Mula basorero, nagsikap, naging mayor. For your information, batang tundo ako. Nag-aral ako ng elementary school sa F. Balagtas at ako ay nag-high school sa Cayetano Arellano Lope de Vega. So, yan ang patunay ko na ako ay batang Maynila. Wala na po ako ngayon sa Maynila. No? For your information, nasa mahigit 17 years na akong wala sa Maynila. At ako po ay may sariling bahay at lupa. Dating taga-squatter, nagsumikap, walang ginamit na tao, hindi naging artista, at lalong hindi naging mayor. Walang ginamit na tao, walang teen rider. Nagsumikap, pinagana ang isip, naging makatao, at naging mapagmahal sa sarili at sa aking pamilya. Umangat ako sa buhay ko nang wala akong iningatan. Ulitin ko, ako'y taga-squatter. Dati, hindi na ngayon. Kasi bakit? Nagsumikap ako. No? So, huwag mo akong usgahan. No? Hindi ako, at hindi ko sinisiraan si Isko Moreno. Hindi. Eh, wala akong magagawa. Kayo yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Sinasagot ko lang po yung mga sinasabi ninyo. So, muli, ako po si Mami Peng. Batang tundo. Dating taga-squatter. At proud na proud na hanggang ngayon ay nagmamahal sa Maynila. Kaya kung sino ang alam ko na karapat dapat na magbibigay ng magandang buhay sa mga taga Maynila, ulitin ko, marami pa rin akong mga kababata at kaibigan dyan. At hindi ko sila kinalimutan. Never, hanggang ngayon, mahal na mahal ko ang Maynila. Ulitin ko, kung sino ang nararapat para sa Maynila, yun ang dapat maging presidente ng Pilipinas. Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos pa rin. Maraming loyalist dyan.